What's up mga kayam sir? Andito na naman ang inyong boyfriend na maliit. At sa inyo'y mangungulit, my name is Syam at kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell button para update ka sa aking mga latest video. For this video, pag-uusapan natin, it's all about love. Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo. Kaway-kaway sa pamangkin ko na si Janet Esquera, aka Netnet, hello sa iyo dyan. At sina Atina Galino at AJ Galino. Tara, umpisa na natin. Konting information lang po mga kayam, so para may idea po kayo. Si Miss Maputi po is close friend ko na taga Manila. Siya po yung nagre-request ng video ito para magbigay ako ng advice sa kanya sa pinagdadaanan niya sa kanyang buhay pag-ibig. Kaya po hindi ko sinabi yung totoong pangalan niya is nirequest na rin po niya kasi hindi po alam ng family niya yung pinagdadaanan niya. Love. Isang salita na napakadaming kahulugan. Madaming emosyon at madami kang pwedeng pagdaanan. Positive man yan or negative, ang mahalaga, once na pumasok ka sa isang relasyon, dapat nakaready ka sa lahat ng bagay. Dahil may mga bagay na ang mali pwedeng maging tama at ang tama pwedeng maging mali. Yung problema po ni Miss Maputi sa kanyang love life is ganito. Yung mga texts, calls, chat niya dun sa part ni Miss Maputi is walang respond. Then, nalaman din niya na yung ex-girlfriend ng partner niya is kasamahan dun sa trabaho ang pinapasukan ng partner niya. Tapos po, meron pa pong senaryo na nag-set up si Miss Maputi ng magkikita sila ng partner niya, hindi ko lang po sure kung saan ang lugar. Then, hindi nga po siya sanay mag-commute, so nag-commute po siya nang hindi alam ng family niya. Bumiyahe siya ng 10 oras ng gabi. Then pagdating dun sa meeting place nila ng partner niya is pa naghantay pa siya ng ilang oras. Tapos po, may time pa na iyak siya ng iyak. Tapos, sa sobrang pagiging tanga niya, tapos nag-emo. Tapos minsan hindi na rin kumakain sa kanila, sa bahay nila. So, ibig sabihin na i-stress po si Miss Maputi. Advice ko sa iyo, Miss Maputi. Ito is pang sariling opinion at advice ko lamang. Hindi ko hiningi sa ibang tao. Una-una, thumbs up ako sa iyo sa mga effort mo na binigay dun sa iyo, partner. Yung time mo, yung biyahe na malayo, tsaka yung mga pagsalba, yung mga way mo na para masalba yung relasyon nyo. Okay tayo dyan, thumbs up tayo dyan. Pero yung mga side na pagiging tanga mo, pag-iyak mo ng oras-oras, pag-iimo mo sa bahay, tsaka yung hindi mo pagkain, tagilid tayo dyan. Unang-una, yung pagiging tanga hindi inaaraw-araw yan. Hindi yan ginagawang libangan. Pag naging tanga ka, dun sa tamang tao lang. Pangalawa, yung pag-iyak mo. Kahit lumuha ka ng sandamakmak dyan, magkaroon ka ng swimming pool sa sarili mong kwarto, hindi mababago ng pag-iyak mo yung nararanasan mo ngayon. Yung pagiging effort mo nga sa pagpunta ng malayo eh, hindi niya realize yung pag-iyak mo pa kaya. Yung pag-emote mo at saka yung hindi pagkain sa tama, ay sarili mo lang yung pinahihirapan mo. Una-una, magkakasakit ka sa ginagawa mo. Pangalawa, hindi naman niya hawak yung sarili mo para paikutin yung mundo mo para sa kanya. Sa'yo na din ang galing, di ba? May mga picture or post si partner mo na kasama yung past niya, na girlfriend niya before, si ex. So, dun pa lang dapat nag-isip ka na nagbigay ka ng sitwasyon sa sarili mo na third times or fourth times chances na bibigay mo sa kanya is enough na. Kung hindi man lang nabago yung mga bagay na ginawa mo para isalba yung relasyon nyo at wala namang epekto sa kanya, tigilan mo na. Wala ka nang magagawa doon. Dapat alam mo yung limitasyon mo. Huwag kang magpakatanga sa isang tao na alam mo na wala naman
magiging magandang maidudulot sa'yo. Kasi, unang-una, hindi alam ng family mo yung mga nagiging experience mo ngayon, yung nararanasan mo ngayon. Pangalawa, kung malalaman ng relatives mo yan, mga pinagagawa mo dyan sa partner mo na yan, sa tingin mo matutuwa sila? Di ba hindi naman? Baka nga may mga comment pa sila na hindi mo magustuhan eh. Tapos, sumama pa yung loob mo. Which is, dapat mong malaman. Kasi, kung mag-focus ka lang dun sa jowa mo na yan, tapos, wala namang epekto lahat ng ginagawa mo, mas mabuti pa na mag-move on ka na. Tigilan mo na or makipag-break ka na sa kanya. Kasi, hindi siya yung tamang guy para sa iyo. Mag-move on ka na. Sorry to say ha, pansin ko lang, baka nga ginawa ka lang niyang panakibutas eh. Bakit ko nasabi? Coming from you, diba, sabi mo, may mga post si partner mo na kasama si ex. Diba, ex na nga, diba? Dapat ikaw ang kasama niya sa post niya kasi ikaw ang present. So, bakit niya pinupost si ex? Ano ibig sabihin nun? Tapos, hindi pa niya nare-respond lahat ng mga chat mo, message mo, calls mo, ini-ignore niya. Pero, nakakapag-post siya nakasama yung ex-girlfriend niya. Huwag mong ipakita or iparamdam sa kanya na hinahabol mo siya. Hindi ka aso, tao ka. Hindi ka naman mamamatay pag nawala yung partner mo na yan, Miss Maputi eh. Bakit hindi mo ipakita na mas makakahanap ka ng deserving kaysa sa kanya? Kung yung partner mo nga masaya sa kapiling yung ex niya eh, bakit hindi mo ipakita sa partner mo na masaya ka kahit wala siya? Di ba? Mas maganda yun. Ipakita mo sa kanya or iparamdam mo sa kanya na hindi siya importante sa buhay mo. Kaya mong maging masaya nang wala siya. May mga bagay o tao na pwedeng magpasaya sa atin o magpasaya sa iyo. Mag-isip ka ng bagay kung saan ka magiging masaya para makakalimutan mo yung mga nararanasan mo ngayon na hindi maganda. Mag-focus ka sa bagay kung saan ka magiging masaya o maligaya. Hindi yung bagay na nakakasakit sa iyo or nakakasama ng loob mo kasi hindi mo naman hawak yung mundo ng partner mo eh. Ang hawak mo is sariling mundo mo. Ikaw yung magdidesisyon sa sariling mundo mo para maging maligaya ka. Tandaan natin mga kayamster, walang perfect ang relasyon dito sa ating mundo. Nagiging perfecto lang ito sa paningin ng ibang tao, depende sa kanilang nakikita. Sabi nga nila, nagiging matatag ang isang relasyon, depende sa kung gaano karami ang pag-aaway nyo. Take note, hindi ko po sinabi na araw-araw kayong mag-away. What I mean is, yung sa mga bagay na pinag-aawayan nyo, dun kasi nakikita yung mga pagkakamali ng bawat isa. Dun tayo natututo at dun natin natutuwid yung mga pwede natin ituwid at pagkakamali natin. So sana, Miss Maputi, sa mga na-share ko, na-i-advise ko sa'yo is naliwanagan ka. Hindi ko naman sinabi na hiwalayan mo basta-basta yung partner mo kasi mahal mo siya, diba? What I mean is sa akin lang, nagkaroon ka ng idea dun sa mga naging problema mo. Kung mahal mo talaga siya, magbigay ka pa ng isang chance sa kanya, gumawa ka ng isang bagay na sabihin mo sa sarili mo na kung may pagbabago to at kung magbabago siya, sige ituloy mo. Pero once na walang nagbago at hindi rin niya napansin, it's time to move on na makipag-iwalay ka na para hindi mo nararanasan yung ganyan. Hindi ka na-stress, hindi ka na-depress. Hindi mo napapabayaan yung sarili mo. Sana next time, if ever na magkaroon ulit ng ganyang sitwasyon, alam mo na yung pwede mong gawin para hindi ka nahihirapan. At sa ating mga kayamster dyan, dun sa mga gustong manghingi ng advice, comment lang po kayo sa baba para mabasa ko at gagawa po ako ng video para sa inyo. At hanggang sa muli mga kayamster, ito ang inyong boyfriend na maliit at sa inyo yung mauulit, my name is Shyam. At ingat po mga kayamster, bye bye, God bless.